So yan, nasa gilid po ang bugenvilya. Medyo maganda na po tingnan dito. Parang nakabawi na po tayo sa mga pinsalang dulot ni Bagyong Odette. Hello mga bay, good day po. Mayang adlaw kaninyong tanan. And welcome back to my channel. So, for today's video po ay mag-harvest ako ngayon ng pinaugat na croton plant. So, nagpamarkot po ako dito sa aming tiyahin. Kaya ngayon mga bay, kukunin ko po sila. Nagdala na po ako ng lagare para pang, pamputol. At dala rin po sa pagbisita dito kung ano na ba yung nangyari ng mga crotons dito pagkatapos ng Bagyong Odette. So, sawa naman po ng Diyos ay okay lang po sila. Pero yung paligid dito mga bay ay halos na wash out lahat yung mga kahoy. Yan po. Medyo makalat pa dito, hindi pa nalinisan kasi marami din pong mga bahay na may naputol po na mga puno. Pero yung mga croton plants, ito, nakatayo pa rin mga bay at parang walang walang punit-punit yung dahon, no? Buong-buo pa sila at maganda pa. So medyo matagal-tagal na rin po itong mga crotons na to. Yan. So, tingnan nyo po yung ugat ay malalaki na po. Yan. Kukunin ko to mga bay kasi itatanim ko to doon sa aming garden. So direkta po sa lupa ko to sila itanim para po yung garden natin ay gaganda na naman po ulit. So ngayon po pagkatapos kong mamputol ito ay dadahin doon sa amin at itanim. So dito pa po, okay pa po sila. Diba, tingnan nyo mga bay, oh. Ang ganda, oh. Walang maganda pa ang kulay, parang hindi po na stress. Oh, napakaganda po ng kulay ng croton na to. Parang walang nangyari mga bay. Ang lakas talaga ng bagyo dito, pero tingnan nyo po. Yung sa amin mas marami pang na-damage na mga croton kaysa dito. Wala po, parang wala talagang nangyari na bagyo. Ito pa dito. Pero yung iba na croton, yan. Yung iba na croton ay natumbahan po ng mga nabali na kahoy. Na daganan po sila sa mga nabali na kahoy dito. Pero buhay pa rin hanggang ngayon. At doon po sa kabila, tingnan natin mga bayo. Dito, wala rin na sira na croton dito. Yan. So napakaganda po ng dahon pa rin. Dito po meron. So meron lang po dito na matay kasi may aphids. Eh, hindi na po na alagaan kasi yung nangyari dito ay talagang hindi basta-basta. Malakas po talaga yung bagyo. Busy po yung nagtanim dito. At dito yung bagong nakat mga bay. Tingnan nyo po. Ang ganda ng bagong nakat na mga crotons dito. Sobrang ganda na po, oh. Gumanda na sila ulit. Tububo na po yung kanilang bagong dahon at meron na pong mga maraming sanga na tumubo. Yan, oh. Napakatibay ng mga crotons mga bay, di ba? Ang ganda, oh. Ang ganda, oh. Nasa harap ng bahay ng taga rito. Yung may-ari, diyan po nakatira. So sa kanila po ito na mga crotons. Yan. So kilala po namin yung may-ari dito kaya okay lang po kami na makapag-video. At ngayon po ay kukunin ko na po yung mga croton na pinaugat namin dito. So nagpaalam na po kami ng aming tiyahin na kukunin kaya ngayon ay lalagariin na natin mga bay para makuha na natin. So dito, ito sana ang mga crotons na to ay ipapadala namin sa ibang lugar kasi meron pong nag-order pero
mahirap po talaga ang pag-shipment, kaya ako na lang po ang magtanim dito para dadami na naman po yung mga crotons namin. Maganda to kasi bunot yung ginamit, mga bay, oh. Bunot, napaka-healthy ng kanyang ugat. Kaya maganda din po yung tubo nito kapag natanim na. Ready to plant na to kasi ang dami na talagang ugat nila. So, marami na, mga bay. Meron pa dito. Harvest lang. Si Sansibar, oh, napakaganda ng tubo, mga bay, oh. Wow. Ano, parang nabunutan po ako ng tinik na nakita ko po itong mga crotons dito na ganun pa rin yung ano nila, at yung pinaugat namin ay hindi nasira. So napakaganda po sa feeling na okay pa rin sila hanggang ngayon. Parang isa lang dito kasi nabawasan na to nung may bumili taga Cebu, si Ma'am Marites Abad. Ay, ito pa pala, meron pa dito. Ang ganda na ng ugat talaga, mga bay, oh. Ganda na ito itanim. Wow! Isa pa, oh. Ganda, oh. Hanap pa ako kasi baka meron tayong maiwan. Kukunin ko to lahat kasi medyo matagal na to, baka masira itong mga crotons na to. Kaya kukunin ko to lahat. So dito, wala na po. At dito po, meron. Meron mga ito lang siguro, isa. Malaki na, nasa nga ito. Ito, ang laki na ng sanga. Ang ganda. Guwapa kayo, bay. Sabi ko pa, ha. So, kaunti na lang po. Siguro to. Ah, meron pa dito. Oh, meron po. Laki. Ang ganda ng dahon, mga bay, oh. Meron pa, tingnan pa natin. Meron pa talaga. Si ano, nakalimutan ko yung ayo dito. Ito po yung idea, Petra. Si Petra, mga bay, ito po. Dalawang Petra. Hanap pa tayo para mapuno na naman po yung ating garden doon sa bakuran. Ang wala na dyan. Dito sa kabila, meron po. Dito. Ito, meron. Isa yata. Isa lang. Dito. Medyo, ano na, matanda na, nasa nga, mga bay, oh. Parang isa lang po, itong ganitong variety. So, dito, meron pang Petra. Ito po. Apit. Sansibar yellow. Meron po dito Sansibar yellow.
taktak natin kasi merong ano langgam. Pero hindi naman po mangangagat itong langgam na to. Itim na langgam. So ito po lahat yung nakuha ko na mga marcoted crotons. Marami-rami po. At ito po ay yung ano namin, garden ay mapupuno na naman po sa mga crotons. Tingnan niyo po, ang dami oh. Akala ko kakaunti na lang kasi nabawasan na to, pero ito talagang marami-rami rin po. Makapagtanim tayo ng marami doon. So tara. So andito na po tayo sa amin mga bay. At dito ako ilagay po ang mga crotons na cut ko galing doon sa kabila. Lilinisin ko muna. Dati pala dito nakalagay yung bird's nest fern tsaka yung parang wave of love namin na tanim. Nilipat namin sa kabila para mataniman ko dito. At ngayon lilinisin ko na para matanim na sila. Kasi makalat dito mga bay. Maraming kalat dito kasi maraming naputol na kahoy. Yung mga bato po, linisin ko muna. Kasi nilagyan ko ng mga bato dito. Bahain kasi to dati mga bay. Kaya may bato po na nakalagay. Ito yung ibang bato kasi yung mga bugenbilya dito po sa medyo gilid. Alisin lang ang mga bato ng konti para maganda ang tubo ng ating croton plants. May pawis na. Napawisan na po. Tanim na tayo mga bay. Tanim na po natin ito. Ganyan lang natin para kasya talaga sila. Itong mga liliit na dahon dito po sa dulo. Itong mga sansibar. Medyo mainit na kanina, hindi gaano mainit. Bilisan natin ang konti. Init na. So yan, si Petra. Petra, maraming Petra dito. Medyo maliliit. Ito rin, sunod sila pare. Pare-parehan sila na ano eh. Variety. Kulay. Ito. Dito to. Itong mataas, dito to. Yan. Itong mga oak leaf. Marami-rami sila, lima. Dito yan. 1, 2, medyo dikit-dikit natin ng konti para kasya talaga. Ganyan. At ito, dito. Ito pala yan. Ito, ito dito lang po. Divide. Divide talaga natin para kasya sila. Para maganda po ang resulta. May init na init. Itong bougainvillea, dito po yan para direkta po talaga masikat ng araw.
Kapag tutubo na po yung dahon niya, gagandayan ulit. Nakalbo lang sila dahil po sa bagyo. At magtanim na po tayo ng croton plant. Ganda ng ugat. Healthy po yung ugat. At maganda rin po ang bunot na gamitin kapag magmarkot. So, meron po ako, so nagmarkot din po ako dito sa amin ng bunot. Maganda po yung resulta. Yan po, dililigan ko na dito kasi natapos ko na may tanim. Ayan po yung ayos ng croton. Dito po hanggang dito. Pinagtabi-tabi ko po ang pare-parehas na variety para maganda po tingnan kapag ano na sila, maka-recover na po. Ngayon ay didiligan na natin para tuloy-tuloy na po yung kanilang pagtubo. Para makatikim na po sila ng tubig. Yan, pati ito bato. Diligan natin para maganda po ang kanilang paligid. Malamig ang kanilang paligid. So, yan. Nasa gilid po ang bougainvillea. Medyo maganda na po tingnan dito. Parang nakabawi na po tayo sa mga pinsalang dulot ni Bagyong Odette. Kaya, yun. So, mataas-taas na po yung croton plants dito. Kasi dito, ito po yung una kong natanim. Yan po. At yung mga nakapaso, dyan ko po sila inilagay para marami-rami po silang tingnan dyan. At maganda po yung kulay. Kaya, mga bay, kung nagustuhan nyo po ang video na to, mag-like, share, at comment. At huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel for more videos. Tandaan na alagaan po natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po ito si YJ. Bye-bye. Thank you.